Horacio Emparata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa damhanan ng Panginoon. Tayo mag-alak, tayo magsaya, maay na poon. Tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap, tayo magpunta. Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa damhanan ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumaba mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babilonya. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu, at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babilonya at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig na mga awit at ang himig na likha na mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inaanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy, papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman.
Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. At huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang araw ng pagpaparusa. Bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan, kawawa ang nagdadalang tao at ang napapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapigatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sabagat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. So tayo po ay nasa ika-apat na araw ng huling linggo para sa karaniwang panahon bago po tayo mag-shift no, sa kalendaryo at yung bagong cycle para sa liturhiya. Dahil sa Sabado ay bubuksan na natin yung panahon ng Adbiento. At sa mga ganitong panahon, dahil malapit na rin magtapos ang taong 2020, na talaga namang kakaiba ang 2020. No, simula pa nung January hanggang ngayon ay malaki at marami tayong pinagdaraan ng mga pagsubok. No, hindi lang kagagawa natin, maging sa natural na kalikasan. No? At sa mga panahong ito, magsisimula na rin na marinig natin ang mga hula-hula kung ano mangyayari sa 2021. Nito nga lang, di ba, no? Nung pumutok ang bulkang Taal, no, doon nagsimula maglabasan yung mga nagsabi at nagsalita na may mga premonition, no, na mayroong nakita na nila, nasasabog ang bulkan. No, pero laging hindi naman
eksakto kung anong bulkan, anong lugar, anong mall ang masusunog. Laging merong makikita lang. At doon, maganda rin makita natin. Minsan sadyang may mga tao na biniyayaan ng Diyos na makita ko ano yung mangyayari. Pero ito po ay isang pagbibigay ng palatandaan o pagbibigay na dapat tayong maghanda. No, kung sakali man authentic, no, ang mga premonition, so nandiyan yan para paghandain tayo. Hindi ko alam, no, sabi, mayroon pa mga kalamidad na darating bago matapos ang taong ito. Oy, alam naman pala natin, ba't di pa natin paghandaan? Hindi yung lagi tayong na, no, para bang nagugulat. Hindi naman tayo dapat magulat kasi alam natin na may mangyayari mga ganito. Isang bagay din, kapag ba lumindol, kapag ba bumagyo, ito na ba yung gawa ng Diyos o ito ay gawa pa rin ng tao? Kasi pag tinitingnan natin, bakit may mga landslide? At dahil sa landslide, matindi ang pagbaha. At dahil may malakas na ulan, eh wala na tayong kabundukan, saan pupunta ang tubig? Ito na ba yung gawa ng, na sinasabi sa ating mga pagbasa? O ito ay dahil pa rin sa ating kapabayaan? Lagi ko pong naiisip yung, kasi bata pa ako noon, nung una kong maranasan sa panahon, yung ormok. Naalala niyo ba yung nangyari sa ormok? No? Na madaling araw, umulan, bumagyo. Tapos ano ang tumambad kinabukasan? Puro troso. Pero hindi tayo natuto sa pangyayaring yon. Lagi pa, taon-taon, putol tayo ng putol ng puno, hindi natin inaalagaan ng kalikasan. So, nauulit ng nauulit. Ito na ba yung gawa ng Diyos? Sasabihin natin, end of the world na. Yung mga bushfire sa ibang bansa, ito ba yung gawa ng Diyos? Kasi mismong sa pagbasa natin, sabi, pagdating ng wakas, di ba? Pagdating ng anak ng tao, kasi darating at darating naman talaga siya. Medyo, kapag pinakinggan natin ito, sabi, di ba, no? Magkakaroon ng tanda sa araw, buwan at mga bituin, mawawala sa kanya-kanyang landas ang mga planeta. Ano pa ba ito? May mga sakunang darating sa sanlibutan, mayayanig, no, lilindol. Ano ba ang nararamdaman natin kapag ganito? Ano ba ang sabi ni Kristo? Sinabi ba niyang, kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, matakot na kayo! Ganun ba ang sinabi? Hindi. Ang sinabi, kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak na kayo, matuwa na kayo, ma-excite na kayo. Doon sa mga taong naghihintay talaga dito, sa mga taong nabubuhay sa pananampalataya kay Kristo, hindi nga dapat talaga matakot, no? Dapat magsaya. Iyon yung sinasabi ni Kristo eh. Kaya lang lagi tayong hindi umaabot sa puntong pag nagsimula na ito, magalak na kayo. Kasi doon pa lang natatapos na yung pakikinig natin kasi natataranta na tayo, natatakot na tayo. So ulitin ko po, ito bang nararanasan natin? Ito na ba ang senyales ng Diyos? O ito pa rin ay dahil sa ating kasakiman? Dahil sa ating pagkagahaman, dahil sa ating patuloy na pagtalikod at hindi pakikinig sa Diyos. Alin sa dalawa? Kasi alam nyo,
Kahit ang demonyo, pwede niyang paggalawin itong simbahang ito. Pwede niyang paugain yan. Pero baka hindi pa. Hindi pa ito ang sinasabi ng Diyos. Hindi pa ito ang sinasabi ni Jesus. Pero ngayon pa lang, sinasabi ni Jesus, pinapaalala sa atin, maging handa tayo sa Kanyang pagdating. So yung magiging handa, yung mabubuhay sa pananampalataya, kahit kailan, hindi dapat matakot, kundi mas maging masaya, mas maging handa sa oras na sumapit o maganap ang mga bagay na sinasabi sa banal na aklat. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama ng may pananalig at tingin ang Kanyang awa. Ang ating pong itutugon, tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga pamilya at kaibigan, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid ang alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang gabin ang alak na ito, hinumhingi ni hain sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, sa ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundi naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya,
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain iyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa tuwing ay taglay
sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit at mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapan sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kabayapaan kailanman ang igawat ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuhog ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinaranhal kanhamhin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nidulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranhal kanhamhin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nidulwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Para sa maayos at organisadong paglabas ng ating simbahan, hintayin po nating banggitin ang kulay ng ating